Hello guys! Welcome back to our channel. Ang topic po natin ngayon ay paano ba maghanap ng totoong kaibigan? Sa panahon ngayon, nahihirapan ka ba? Or mabilis kang makahanap ng talagang masasabi mong naging totoo sa'yo or totoo mong kaibigan? Halika, samahan niyo po ako at ikukwento ko po, isishare ko po yung mga naging experience ko sa pakikipagkaibigan. Hello guys! Welcome to our YouTube channel. In this video po, isishare ko po sa inyo yung kung paano ako makipagkaibigan and ano yung mga naging experience ko sa mga kaibigan ko. Kasi kailangan natin, sabi nga nila, no man is an island. Kailangan natin ng kaibigan, ng pakikipagkapwa para masabi nating successful yung life natin. In a sense, marami pong instances na yung may mga experience tayo na di maganda sa ating mga kaibigan. At the same time, hindi naman tayo perfect. Minsan tayo mismo nakakagawa ng hindi maganda sa ating mga nakakasalamuha. Based po sa experience ko, ang dami-dami ko pong kaibigan. Actually, sabi nung asawa ko, madalas daw binabanggit ko kaibigan, friends, pero dinidifferentiate niya kasi na dapat ito acquaintance lang, ito kaibigan talaga, ito yung close friend, mga ganon. Ako kasi in general, basta kaibigan ko, regardless of what. Kasi yung prinsipyo ko, lahat tayo pantay-pantay, hindi natin pwedeng i-turn down or left out ang isang tao. Mas mabilis akong makuha yung loob. Mas mabilis makuha yung loob ko kapag yung nakikita ko yung isang tao very sincere and may respeto. Pero sa pakikipagkaibigan natin, madalas ang nagmamatter lagi, yung lagi nating naaalala, yung hindi maganda, yung bad experience natin. But as we mature, pag nasa stage ka na ng ganun, mas na-appreciate mo pala yung mga kaibigan na nandun sa time na down ka, hindi ka nila iniwanan. Yung hindi man sila nagpaparamdam lagi, hindi man sila nakikita mo or nakakausap mo palagi. Pero yung rapport ninyo, yung love, yung concern, nandun lagi, hindi nawawala. May mga kaibigan din naman na andyan pag masaya ka, di ba? Pero pag yung time na parang nasa alanganin ka, may problema kang pinagdadaanan, bigla na lang silang nawawala. Marerealize mo na lang na nag-iisa ka na, yung mga ganong instances ba. May kaibigan din na kinakaibigan ka dahil kailangan ka nila. Pero once na nakita na nila na nakuha na nila yung pakinabang nila sa'yo, wala na, parang kahit thank you, wala, bigla na lang naglalaw. May mga ganong tao, di ba? May makikilala at makikilala din tayo na pabebe. Sa umpisa, parang yung makukuha agad yung loob mo. Pero yun pala is fake. Palabas lang niya. Kasi sanay siyang ganun lagi. And once na nakagaanan mo na ng loob, dun mo marirealize na, ay, teka, parang may mali. Parang iba yung kwento sa nakikita mo na. May mga kaibigan din tayo na laging knows all. Ayaw tumanggap ng pagkatalo, ayaw tumanggap ng opinion ng iba. Yung gusto niya, lagi siya yung tama. Sa palagay niya, siya yung laging tama.
lagi siyang inaape, laging may pinaglalaban, na hindi kayang mag-pause or mag-step back. Yung isa sa mahirap, pag ang isa mong kakilala or nagiging mo ng kaklose, hindi nakikinig ng opinion ng iba, hindi nire-respeto yung opinion ng iba. Kasi doon mo makikita yung kung gaano kaganda or kaayos ng pagpapalaki sa kanya, kung may breeding siya, kung bago natin masabing irespeto natin yung ibang tao, kailangan kasi muna nating irespetuhin yung sarili natin. Doon natin makikita. Kagaya po ng sabi ko, as you mature, pinipili mo na yung mga nakakasalamuha mo, yung mga, you choose your battle na hindi lahat ng pakikipaglaban kailangan mong suungin. Unang-una, iniisip mo, worth it ba na ipaglaban? Pangalawa, pag na-involve ka ba sa isang tao, kahit sa kaibigan mo, pag hindi naman pala sincere yung pakikipagkaibigan sa'yo, pagpatuloy mo bang pinahalagahan yun, pagpatuloy mo siyang in-involve sa buhay mo, ano yung mangyayari? I learned in the past few years, I learned na kailangan mo talagang, may mga tao kang kailangan i-give up. Hindi mo kailangan mag-explain sa kanila. Basta, you just let them go. Kasi para yun sa peace of mind. Yung peace of mind natin, isa yun sa pinaka-importante na dapat meron tayo. Kasi doon nag-start yung happiness. Madalas naririnig natin din na sinasabi, bakit ang hirap-hirap maging masaya. Para sa akin, isa yun sa reason bakit hindi tayo nagiging masaya. Dahil yung mga friends natin, yung circle of friends natin, isa yun sa may effect para hindi tayo maging masaya. Para hindi natin ma-realize yung worth natin. Kasi nagiging follower tayo eh. Kailangan natin maging stand firm sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung prinsipyo natin, kung sino ba talaga tayo. We don't have to pretend para magustuhan ng ibang tao. We just have to be real para tanggapin ka kung sino ka. Kasi kung patuloy tayong magpipretend na ganito yung personality natin, na ganito yung kakayahan natin, na ganito tayo, na meron tayo pero wala naman talaga, pa sa pagiging totoo kasi natin, dun din natin ina-acknowledge yung weaknesses and strength natin. Hindi mo kailangang ipagsigawan sa buong mundo na ganito ako. Kasi mismong yung ibang tao na naka-experience sa'yo or na-mold mo yung pagkatao nila or na-inspire mo sila, na-encourage mo sila, sila mismo magiging living testament kung sino ka. At the same time, hayaan mo silang kung let's say ginajudge ka ng mga tao. So be it. You don't have to explain. Wala kang utang na loob sa kanila na kailangan i-explain. Kasi para sa akin, kaya nagiging complicated yung buhay natin dahil sa desire natin na magustuhan tayo ng lahat. Life is impossible na ganun. Hindi natin pwedeng i-aim na magustuhan tayo ng lahat. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti sa iba, kahit ano pa yan, kahit tinulungan mo yan. At the end of the day, may masasabi at may masasabi yan sa'yo pag nakatalikod ka na. Kaya doon papasok yung paano mo ba makikita or marirealize na isang taong to, kaibigan mo talaga. Para sa akin, isang experience ko na talagang very thankful ako. Ang totoong kaibigan, pag nakatalikod ka, dun mo makikitang pinagtatanggol kanila once na may nagsasabi sa'yo ng masama
or hindi ka man ipagtanggol, at least hindi ka nila sinisiraan ng patalikod. I appreciate all my friends na they can say anything in front of me, like kung ano yung ayaw nila sa akin, sinasabi nila directly sa akin, straightforward, walang sugar coating. Sobrang na-appreciate ko yun kasi alam ko sila yung totoong tao na pwede kong pagkatiwalaan, na concerned sa akin, na may respeto sa kung sa pagkatao ko. Kasi once na yung tao may sinasabi against your back, or yung tao may sinasabing mali, kasiraan ng ibang tao, believe me, pagtalikod mo, sisiraan ka din yan. Kaya wag tayong maging kampan. So guys, bottom line, kailangan nating alamin kung sino tayo. Kailangan nating pagpaguran. Gawa natin ng mas lalo nating i-appreciate yung sarili natin. And shoot for the star. Lagi tayong, there's no harm in dreaming, there's no harm in trying. Keep trying and trying and strive to be a better person, to be a better version of yourself. Kasi lahat magpo-fall dun. Kailangan nating maging mabuti, hindi lang sa iba. Kailangan nating maging mabuti sa ating sarili. Kailangan nating i-forgive kung ano man yung mga pagkakamali natin noon. At looking forward, maging maayos yung buhay natin. Don't mind kung ano pa yung mga pinagdaanan natin, kung may ginawa kang mali, kung may yung past mo pangit. It doesn't matter at all. Ang laging magmamatter, yung kung ano na tayo ngayon. Kung ano yung naisi-share natin sa kapwa, kung ano yung naisi-share natin sa ating pamilya, kung ano yung naitutulong natin sa ating community. So let us aspire to be a better person. So guys, yan yung kunting opinion at sharing ko sa inyo. Until next time, and maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, nagpapalipad sa aming channel. By June, magkakaroon po ulit tayo ng outreach program. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sobrang na-appreciate namin. And sa mga baguhan po sa channel namin, please subscribe.